Yes. Alright, Steed. Steed 400 din yata to. Ang issue nito, putukin daw ng fuse. Fuse sa main fuse yata. Putik na electrical yan. Hanip. Silipin natin yung kabila. Anti-tap, dalawang susian. Patalagis yan. Hanip na yan. Ayos, naka-single carb setup. Hanip. Issues. Magang issues. Putik na putol yung clutch cable. Hanip na yan. Wala eh, ano talaga eh. Negative na eh. Tingi! Ay, putik, ayaw mailaw. Ayun. Ay, hindi pre, ginanit. Ayun, nakaano lang pala eh. Nakanipon. Napalitan na lang natin ng goods na ano. Nakable. Tapon na natin yan. Ay, hindi, gagamitin ko. Lagi ko sa bulsa ko. Pwede yan pang rescue eh. Papakita ko ngayon yung pagbaklas na ito, itong original na susiyan yan. Naka-ano yan eh, naka-thread yan doon. Okay, parang sa mga ano, sa mga tornilyo ng plaka, napuputol yun. Pag inigpitan mo, puputulin mo na yun para hindi manakaw. Yan, tsaka yun. Nagawin natin, sisinsilin natin yan para mahubad. Tapos ito, rareperin natin susi. Tapos, malamang to batakan ko na ng wire. Na maayos, hanip. Hanip. Ayan, sinisil ko to. Ayan, may mga kagat na yun. Tapos, pag lumuwag na, pwede nang pilitin ng long nose. Maubad nyo na yung tornilyo. Right. Ayan na! Ayan na! Ayan, tanggal na, putik. Ito yung tornilyo na. Ayan. Pwede mo na palitan ng tornilyo yan. Ito, re-referin natin. Alright. So, yun na nga. Sobrang gulo talaga po. Tian. Lintik sa gulo. Hanip mo. Ayusin na natin po. Hindi ko alam kung babatakan ko na lang ang bago. Ano? Lintik na yan. Issues talaga. Malala. Hanip. Una, inayos na natin sa may starter relay. Ayan, tapos nakalutang yung isang ano, positive line. Check ko lang muna. Ito, binalik ko yung fuse box. Mukhang wala namang problema dito. Ang dami lang talagang tinap. Tapos inayos ko na rin yung susi. Ano yun? Wala, meron na. Lang ng tuning. Hanip. Naka-on na agad yung fan. Ayusin natin yan. Alright. Alright, ito naman. Rectifier. Papalit tayo rectifier. Yung isang linya, lalagay natin sa negative ng rectifier. Yung isa naman, ito pala. Yung isa naman, lalagay natin sa ground. Tapos, ito, lalagay natin sa positive terminal ng rectifier. Tapos yung isang, yung kadugtong naman nito, didiretso ito, nakalutang dito. Ayan, didiretso natin yun sa battery, positive. Ito naman, busina. So, tatakbuhan natin to papunta dito. Dito natin papwesto yung relay. Ewan ko kung ano to eh. Isa pa, yung linya ng fan, lalagyan natin ng automatic. Yung automatic natin ulit yung radiator fan. Tapos mukhang okay na tayo dito. Right. At tatanggalin ko na tong hanip na to. Papalitan natin ng bullet. Right. Alright. So yun, natapos din tayo. Ito na yung linya natin. Yan yung relay natin para sa busina. Tapos kinunan natin ng ano, accessory line. Diretso yun yun. Ito yung rectifier natin. Nilagyan ko ng ground. Wala, although wala namang ground to, ginawa ko lang siyang ano, ang bantahog dito. Junction, para mabigyan ng negative yung ito, galing rectifier to.
ay galing ng ano, supply pala lang dito. Diyan kumuha. Tapos isa, papunta rectifier naman yun. Isa, papunta linya. Ito pala, papunta rectifier. Three-phase, andun na sa ilalim. Susihan, okay na. Magana na ulit. Yung fan, naka-automatic na. Ito, pinalitan ko na rin ito. Baliktad yung orientation niya nung una. Ito nga, tinanggal. Tapos ito yung mga tinanggal natin. Hanip. Yung mga wire, tinapong ko na. Ito, nagpalit na rin tayo na ito. Thermal switch o thermo switch. Naka ano na rin yun. Ayos ko na rin yung socket. Ayun. Yun. Alright. Yung carb, ayaw pa si kaso nung mayari. Next natin yung clutch cable. Yun na lang utang ko dito eh. Tapos, pwede na. Alright. Charge lang natin yung battery kasi lobat pala ang hanip. Tapos subukan ko na rin ito, no? Para kahit pa paano medyo magamit naman na maayos. Alright. Lambot na nung clutch. Intake.
throttle. Ah, okay naman. Alright.